Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito na naman ako nagbabalik sa aking kusinang magulo. So, ayan. Ngayong gabi ito, kasi sobrang dami namin karneng kambing. So, ngayon, magagawa ako ng kambing. Liver ng kambing. Pero di ko alam kung anong luluto. Di ko alam ang pangalan to, pero natikman ko na to dati. Mostly ano lang siya, may tomato paste. So tatry ko lang lutuin to, bahala na kung magustuhan to ng amo, kasi never naman talaga ako nagluluto ng ganito. Hindi never pa ako nagluto ng atay ng kambing, pero kung sa Pilipinas nagagawa na ako ng atay ng manok. Dito nagluluto ako ng atay ng manok, pero atay ng kambing hindi pa ako nagluluto. So ngayon pa lang, bahala na kung magustuhan niya o hindi. Basta yun, sasarapan na lang natin. So ngayon, una natin gagawin ang ating liver kambing na hugasan na natin. So ngayon, tatanggalan lang natin ng itong balat ba niya, ay ano, ng kanyang liver. Nakita ko lang ito sa YouTube, yung ano, tinatanggal para pag niluto natin, pag niluto daw, hindi siya makunat. So ayan. Tapos, pag nahiwa-hiwa na natin to, ibababad natin ng sa gatas para daw mawala yung toxin ng liver tsaka yung amoy. So ayan, tanggalan natin yung parang plastic kanyang ano. Ganito po. Tatanggalin daw po natin to. So, ang lulutuin ko naman, same lang ng salona, pero medyo dry siya. Kasi kung walang bata, nakakain sana, papakainin ng amo ko. Maganda sana to yung anghang. Kaso may bata, pakakainin niya anak niya. Ayan, natanggal ko na. Ayan, natanggal na natin. Ngayon, hiwa-hiwain na natin. Ano siya? Wala naman. Hugasan ko muna ulit. So, ayan. Hugasan na natin. Ngayon, na po natin siya. Nang pahaba. Natin kapalan para hindi siyang nakakasawa. Kung may nakita kayong ganitong dugo-dugo, tanggalin nyo kasi maamoy yan. Tapos ngayon, ang partner nito ay tinapay. Gagawa ko ng Arabic bread or kubus. Natin dito para tumulo. Ano muna ako? Mainit at tubig lang. So, ayan.
Hintuin natin to lahat hanggang sa maubos siya. So, ayan. Tapos ko muna ang ating video. So, ayan. Natapos na natin hiwain lahat. Ayan na. Ngayon, ang gagawin natin ay ibababad muna natin sa gatas. Tapos, pag nababad na natin sa gatas, ibababad din natin sa kanyang spices na ilalagay natin Arabic spice, cardamom, lahat na lang kung ano nung mailagay ko mamaya para mawala yung lasa niya. Kasi Arabic ang kakain, yun yung Arabic naman. Kaya Arabic flavor ang gagawin natin. Okay? So, ayan. Kuha muna ko ng gatas. So, ayan. Nakakuha na tayo ng gatas. Sobra tayo. Wala tayong fresh milk. Itong ano na lang ilalagay natin. Ibab. Lagyan lang natin ng milk. Ayan. Ngayon, ito lang ating ano. Ibababad muna natin siya ng mga 10 to 15 minutes o 15 to 20 minutes. Ganyan. Para mawala yung toxin niya. Tapos, maya-maya, ihahanda na natin yung mga ingredients na kailanganin natin. So, ngayon, magagawa muna ako ng dough para sa ating kubos partner dito. So, ayan. So, ayan. Hanggang dito muna. Ako ay magagawa muna ng dough para sa ating kubos. Okay? So, ayan. Andito na naman ako. Mana sa ilong secret tea. Natching ako kasi yung sa ano amoy ng mga spices ba. Black pepper. So, ayan. So, ngayon, natanggal ko na yung kanyang milk. Sinalaan ko siya. So, kaya, ganun na lang siya. Bakit na maraming milk siya. So, ngayon, lalagyan na natin ng mga sangkap. Paprika. 1/2 teaspoon. Dami na. Cardamom, 1/2 teaspoon lang din. Black pepper, 1/2 teaspoon lang din. Oregano, pinch lang siya. Cumin powder, 1/2 teaspoon. Ayan. At ang ating Arabic spice. Ang ating Arabic spice, more than 1/2 teaspoon. Wala pa siyang 1 teaspoon din. At saka, kung mayroon kayong fresh na ano, garlic ginger paste, yun na lang gamitin nyo kasi mas maganda pag fresh. So, ngayon wala akong ano, fresh. Ito na lang ang nagagamitin ko. Okay din naman. Okay din naman. So, 1/2 teaspoon din. Ngayon, imimix lang natin. Lalagyan din po pala natin ng flour. Ang ating flour, 1 teaspoon. So, ayan. Ihalo lang natin. Kasi, i-fry natin din ng bagya para pag niluto natin siya, hindi siya yung maghiwalay, madudurog. So, ayan. Kamayin na natin para mabilis. At saka maglalagay din pala tayo ng asin. Salt. Lagyan natin ang asin. So, ayan. Asin, mga 1/2 teaspoon lang din muna. Kasi mamaya na natin titikman. So, ayan. So, ayan. Ito na siya.
Ngayon, sisiparit ulit natin hanggang matapos natin hiwa-hiwain yung mga sibuyas, kamatis, bawang at saka fresh. Yung mga yun na, fresh na yun. Yung bawang at saka ginger, fresh yun. So, yung ano, yung bawang, dalawa, at saka yung ginger, kunti lang siya kasi may ginger na to, ginger garlic paste. So, ngayon, hiwain na natin, tapos katas natin maghiwa, pipritohin na natin to. Okay? So, ayan. Bali, ito lang ang kakailanganin natin. Dalawang tomato, dalawang sibuyas, at saka ang ating ginger, kalahati lang po nito, at ang ating bawang, mga tatlo. So, ayan. Hihimahimayin lang natin ng maliliit. At saka, ito pwede rin natin i-ano na sa miller, pero okay lang ihimahimayin ko na lang. Ah, bali, slice ko na lang ng maliliit. Para, kasi malaki yung miller namin, kaya hindi ko na i-miller. Nakatamad mag-multitaski, joke. Hindi, dalawa lang naman. So, ayan. O, umpisahan ko na, para maluto na natin to. So ayan, nandito na naman ako, nagbabalik. So, ito na ang ating minarinate na liver, lamb liver. So ngayon, ipo-fry muna natin siya ng mga half cook lang din para hindi siya magba-hiwa-hiwalay mamaya pag niluto na natin. Ayan, maglalagay lang ulit tayo ng mantika. Sobrang ano. Sobrang init na, kaya tanggalin muna natin. Ayan. So, ipapry lang natin dito ang ating liver. Lamb liver. So, ayan. Mainit na siya. So, ngayon ilalagay natin lahat tong liver. So, ayan. Ngayon, okay na siya. Ibabalik natin dito sa pinag-marinitan natin. Ating pinag-marinitong liver. Huwag natin masyadong iprito kasi titigil. Ayan, ngayon. Ito na siya. So, isiseparate muna natin at ibibisan na natin ang ating mga sangkap. Ngayon, babawasan muna natin at sobrang dami ang mantika. So, ayan, nagtira lang tayo ng panggisa. Dito na rin natin i-gisa.
So, unahin natin ang ating sibuyas. Ayan, hayaan lang natin maluto yung ating sibuyas. Maging light brown siya. Kaya susunod natin ang ating bawang at saka kamatis. Lasta yung luya. Kasi yan ang mga kasunod dito sa ating pinaglulutoan. Ngayon, luto ng ating sibuyas, light brown na. Ilalagay na natin ang ating bawang. At isusunod na po natin ang ating kamatis o tomato. Hayaan lang natin maluto siya, umaga. Yun, malay na yung kanyang balat at saka sa tomato. Balat niya sa tomato. Tomato, balat niya sa tomato. So, ayan. So, ayan. Ngayon, ilagay na natin ang ating luya. Lagyan na din natin ng bay leaves. Dalawang maliliit. Ayun. Doon naman sa spices, ilalagay ko muna natin ay ang Arabic spice. Di ba naglagay na tayo kanina? So ngayon maglalagay ulit tayo para dito naman sa sauce. Half teaspoon ulit. Cumin, half teaspoon ulit. Ayan. Tapos ngayon, ilalagay na natin ang ating tomato paste.
lalagyan natin ng kunting suka, mga 1 tablespoon. Pero mas maganda kung lemon ang ilalagay natin. Pero wala tayong lemon. So, yan lang naman ating ilalagay. Mamaya na tayo maglalagay ng asin kasi naglagay tayo ng asin sa ating liver. So, ayan. Ngayon, lalagyan natin ng kunting asukal. 1 teaspoon. Ngayon, idadagdag na natin ang ating lamb liver. Liver ng kambing. Ngayon, lalagyan natin ng tubig, mga 1/4 cup. Hayaan muna natin kumulo ng mga 1 minute. Saka natin titingnan kung tama na yung kanyang lasa o anong dapat nating idagdag. Ayan. So, itong reciping to, akin lang to. Gawang-gawa ko lang to. Wala akong pinag-ano na kung anong luto to. Kaya papangalanan ko tong recipe ko. Ayun. Sa mga Arabic dyan. Sa mga Arabic na amo. Itry nyo. Para sakaling magustuhan nila. Ito kasi sasawsaw mamaya sa kubos. Magagawa ko mamaya ng kubos. Ayan. Andito na ang aking dough. Ito yung duko para sa ating kubos o Lebanese bread na gawin ko mamaya doon. So, lutuin ko muna yung liver. Yan, hinaan natin ang ating apoy. Tikman muna natin pala. So, ayan. Kailangan pala ng asin. Kailangan nang lagyan natin ng asin. At saka dagdagan natin ng suka. Mga 1/2 teaspoon. Ito, good. You eat that before. Then with Nutella, I know. Isa-isa, no. No. It's old. So, ayan. Ayan muna natin
maluto siya. Yeah, it's all this one. So, ayun. Ngayon, dito na natin lulutuin ang ating kubus. Arabic bread or Lebanese bread. So, diretso na sa ating ano, yun ang partner sa ating kambing. Liver kambing. Ngayon, lagay muna tayo ng harina para hindi siya nung flour, para hindi siya dumikit. Itong ating dough. Ayan, okay na, na-flatten na natin. So, ngayon kasi, pag unang luto dito sa ano na to, sa lutuan na to, pangit, hindi siya lumulubo. Pero tingnan natin kung ma-perfect natin ngayon. So, ingat, ingat, kasi mainit. So, ayan. Close natin. Continue lang tayo mag-flatten. So, ayan. Tingnan na natin. Hindi pa siya ganong tumutubo. Pero baliktarin na natin. Nalalaki na siya. Nalalaki. Hindi siya tumutubo ng masyado. Ayan. Ilagay lang natin dito. Mamaya na natin ililipat. Halo ba? So, ayan, tingnan natin. Ayan, tumuo na siya, di ba? Ayan, babalik na rin natin. So, hindi lang gano'n siyang bilog kasi nagmamadali na. Takpan ulit natin. Mga ilang segundo lang, 10 or 20 seconds, buksan ulit natin, lalo na pag nakailaw to kasi nasusunog.
tatanggalin lang natin yung muna dito sa yung nasusunog ba na na flour, kasi nagiging black na dumidikit doon sa ating flour. So ngayon ito naman, susunod natin. Yan, nasunog siya. So, ngayon, pag malaki ang pagkaano niya, pag malaki yung pagkatubo niya, nasusunog siya. So, yan, no? Kasi dumidikit sa ibabaw. Dumidikit dito. Kaya nasusunog. Yung pagkatubo niya. Yan. Okay lang. See, hindi naman na siya nasunog. Panulit natin. Ulit. So ito, pwede ito pang, ng kubos ng shawarma. Pwede ito yung ipangbalot ng ating shawarma kung gusto nyong magnegosyo. Yun, pwede yung gawin nyo to. Ayos din ito sa atin, sa Pinas. Wala pa. So yan, buksan na natin ulit. Natin. So, yan. Okay na. Ah, laki! Yan. Okay na. Ating kubos. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano natin kakainin to kasama sa ating liver na ating niloto. So ayan, ito na siya. Ayan, kahit hanggang bukas malambot to. Ngayon, crunchy siya kasi bagong luto. So, ito na. Ating kubos. Ay na, yupi pa. Ito na po. Okay na siya. So, ayan. Ngayon, papakita ko. Parang kung hanginit. Hanginit. Ayan. Bye-bye na. Pakita ko muna sa inyo paano ko gagamitin ang ating liver na niluto. Paano nila kakainin ito. Ayan po. So, ayan. Ito na yung ating liver na niluto. Ngayon, ang gagawin lang nila yun, iba ito. So, kukuha tayo ng isa, kasi yung pangit dito. Pangit dito eh. So, yan. Hatiin lang nila yan.
lambot. Lambot-lambot. Ayan. Ang gawin nila noon, ipapalaman nila. So, ayan. So, ayan, di ba? Nakita na yung paano kainin. Masarap siya. Anyway, hindi talaga kumakain ng atay. Ngayon lang ulit. Atay ng manok lang kinakain ko. Ayan. Papalaman nila, tas gaganyanin na. Diba? So ngayon, ililipat na natin dito. Ngayon, titirahan natin ang ating maniho. Kakain kasi yan mamaya dito. So, ayan. Ito na. Napakalaking lalagyan pero napakalit lang yung laman. So, ayan. Ito na yung ating liver. Ang ating kubos. So, isiparin ko muna to. Ipakita ko rin ang ating kubos sa natin ilalagay. Dito rin natin ilalagay sa kanyang gold. Gold to 24K. Dalawa sa ating maniho. Kalahati lang sa atin. Kinayan. Ito naman, pwede nating punasan ng pahiran ng ano, ng G. Cow fat ba yung tawag doon? G. So, ayan. Ito na ang ating ano, kubos. So, ayan. Okay na? Hanggang dito na lang muna ulit. Ang aking vlog ngayon. Ang tawag ko, di ko alam ano itatawag ko sa niluto kong liver. Kasi liver ng kambing. Kasi first time ko nagluto ng liver ng kambing. So, pangalanan ko siya mamaya-maya. Okay? Bye! Maraming salamat po sa panonood. So, ayan. Tapos na sila kumain sa niluto kong kambing. Liver kambing. So, ayan ang natira. Yung sus na lang. So, ibig sabihin, nagustuhan nila. So, ngayon, papangalanan ko siya kung anong pangalan ko. Mag-isip pa ako. Kaya, yan. Para sa susunod, pag tinanong ulit ng amo ko, alam ko na yung pangalan ko. Doon sa liver. Kambing liver. Liver kambing. So, ayan. Hanggang dito na lang muna ulit. Magandang gabi. Bye!